Welcome to the longest running, the original, and the only trilingual Filipino-Chinese lifestyle magazine show, Chinatown TV. I am your host, Patricia Yi. And today, we have a special treat for you, a glimpse into one of this year's most prestigious and vibrant gatherings. I'm thrilled to bring you an exclusive coverage of the 2024 Spring Dinner Reception, a stellar event that marked the collaboration between the Hong Kong Economic and Trade Office, the Hong Kong Trade Development Council, and the Hong Kong Investment Promotion Agency. This grand celebration took place on March 13th in the opulent setting of the Grand Hyatt Hotel, BGC's Grand Ballroom. It was a night where the finest from the realms of government, business, media, and culture came together to foster and celebrate the enduring partnership between Hong Kong and the Philippines. Stay with us as we take you through the unforgettable moments of that evening, showcasing the warmth, the camaraderie, and the shared prosperity that define the magnificent gathering. March 13, 2024, the Grand Ballroom of the Grand Hyatt Hotel BGC was a sight to behold. It played host to a remarkable gathering that symbolized the thriving partnership and shared prosperity between Hong Kong and the Philippines. Welcome to the 2024 Spring Dinner Reception. It is an honor to be hosting the Spring Dinner Reception for everyone. 女士们、先生们, 欢迎来到今天晚上的春节晚会。在此祝大家新春快乐，恭喜发财！ Happy Spring Festival! The 2024 Spring Dinner Reception, a joint effort by the Hong Kong Economic and Trade Office, the Hong Kong Trade Development Council, the Hong Kong Investment Promotion Agency, and supported by key Hong Kong and Filipino business and trade organizations, welcomed nearly 200 distinguished guests from various sectors. The atmosphere was charged with anticipation and camaraderie as attendees from the government, business, media, and cultural spheres, along with overseas Hong Kong citizens in the Philippines, gathered to celebrate and forge stronger ties. The event featured insightful speeches from Li Beret Sheng, Director of HKETO Jakarta Office, and Vivian Chi, Director of HKTDC Singapore, who shed light on the latest economic, trade, and financial developments in the Hong Kong Special Administrative Region. We will continue to enrich the experience of our international business visitors by working with partner organizations to organize mega events around the world, as well as our international trade fairs and conferences. Dragon represents strength and vitality in Chinese culture. There is so much to look forward to in the coming year. And we will work closely with the ASEAN Secretariat and ASEAN member states, including the Philippines, to strive for early accession to the Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP in short, for the shared benefit of the region. With the many opportunities under the Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area and the Belt and Road Initiative, you are also welcome to leverage our latest business and talent attraction initiatives, including the new capital investment entrance scheme, to explore our immense potential. Echoing the theme of partnership, officials from the Philippines, including Assistant Secretary Alan Gepti and Undersecretary Jesus Domingo, highlighted the deep economic and cultural connections between Hong Kong and the Philippines. We are also dedicated to working with the Hong Kong-China government to continue to enhance our cultural and tourism exchanges, as well as our people-to-people linkages, which are the foundation of our friendship and partnership. We always believe that tourism promotes trade and trade promotes tourism. So in the process, we'll be enhancing our economic relationship. So let's not forget the role of Hong Kong for the Philippine nation, the great potential we have now, but also in terms of history. And let us leverage the great energies that the Wood Dragon presents to us in this year.
A highlight of the evening was a ceremonial toast, a moment of unity and shared vision for the future, led by distinguished figures from both Hong Kong and the Philippines. Wishing everyone good health and prosperity in this year of the wooden dragon. 让我们共同举杯, 祝大家龙年大吉大利, 身体健康, 万事如意, 干杯, cheers! The spirit of celebration was further elevated by Cathay Pacific Airways' generous giveaway of round-trip tickets to Hong Kong. Chinatown TV Vice President Luella Chan served as the MC. Binisita ni Pangulong Xi Jinping ng China ang Changsha, ang kabisera ng lalawigan ng Hunan sa gitna ng China noong March 18. Sa kanyang pag-inspeksyon, dinalaw ni Xi ang campus ng Hunan First Normal University at isang joint venture ng mga battery materials. Nakita niya kung paano pinahalagahan ng universidad ang pagpapalaganap ng kabutihan sa pamamagitan ng edukasyon at ang mga lokal na pagsisikap na mapabilis sa pag-unlad ng mga bagong produktibong puwersa ng mataas na kalidad at itaguyod ang mataas na antas ng pagbubukas. Noong March 19, sinuri ni Xi ang lungsod ng Changde sa Hunan. Pumisita siya sa isang kultural na kalye at isang nayon at natutunan niya ang tungkol sa pagpapanumbalik at paggamit ng mga historical at cultural blocks, ang komprehensibong pamamahala ng kapaligiran sa tubig sa lungsod, paghahanda para sa pagsasaka ng tagsibol, at ang pagpapabuti ng kahusayan sa pamamahala sa grassroots. Sa isang nagkakaisang boto, pinagtibay ng Legislative Council o LegCo ng Hong Kong Special Administrative Region, HKSAR, ang panukalang batas para sa mas maigpit na pagbabantay sa pambansang seguridad noong March 19. Isang makasaysayang hakbang sa pagtupad ng HKSAR sa kanilang konstitusyonal na tungkulin ay tinakda sa ilalim ng Artikulo 23 ng Basic Law ng HKSAR. Matapos ng ikatlong pagbasa at pagboto sa LegCo, ang panukalang batas ay opisyal na nag-iisang ordinansa na ipatutupad ng LegCo. Ayon kay John Lee, ang Chief Executive ng HKSAR, ang pagpasa ng batas ay isang makasaysayang sandali. Ang ordinansa sa pagbabantay sa pambansang seguridad ay opisyal na ilalathala at ipatutupad sa March 23. Ang ikatlong International Forum on Democracy, the Shared Human Values, ay opisyal na nag-umpisa sa Beijing noong March 20. Sa pagtitipong ito, halos 300 mga opisyal at eksperto mula sa 70 na countries at regions ang nagtalakay kung paano maisasakatuparan ang demokrasya sa moderno at digital na panahon. Ang mga talumpati ay naglalayong magbigay inspirasyon sa mga diskusyon sa mga sub-forums na tuklasin ang apat na aspeto ng demokrasya: modernisadong pamamahala, legal na pamamahala sa digital na era, ang hinaharap na inobasyon ng AI at ang pandaigdigang pamamahala sa isang multipolar na mundo. Sa isang online survey na isinagawa ng China Global Television Network o CGTN ang nagbigay linaw sa tanong, ano nga ba ang tunay na demokrasya at ano ang mga pamantayan nito? Ayon sa survey, mahigit sa 88.3% ng mga sumagot sa buong mundo ang naniniwala na ang demokrasya ay dapat sumasalamin sa kagustuhan ng mga tao, maglingkod sa taong bayan at dapat na nasa ilalim ng pangangasiwa ng mamamayan. Sa palagay ng mga sumagot, ang pinakamahalagang elemento ng demokrasya ay ang paggarantiya ng batayang karapatan sa buhay, 40.7%, na sinusundan ng paggarantiya ng pagkakapantay-pantay para sa lahat, 29.3%, pagpapaunlad ng ekonomiya, 29%, pagpapabuti ng pamantayan ng pamumuhay, 28.4%, at pagpapanatili ng katatagan sa lipunan at kaayusan, 25.6%. Ang datos na inilahad sa itaas ay nagmula sa tatlong global survey na may kabuuang 39,315 na mga sumagot mula sa 32 countries sa buong mundo, mula sa mga maunlad na bansa tulad ng Estados Unidos, United Kingdom, Alemanya, Canada, Espanya at Hapon, hanggang sa mga umuunlad na bansa tulad ng Brazil, Argentina, Timog Africa,
Malaysia, Peru at Pakistan. Sa pangunguna ng China Media Group o CMG, ginanap ang Global Media Dialogue sa University of Chicago sa Estados Unidos noong March 13. Ang kaganapang ito ay kaagapay na inorganisa ng China General Chamber of Commerce USA Chicago o CGCC Chicago na nagbigay diin sa kasaganaan at mga karaniwang oportunidad sa China. Pinagsama-sama nito halos 100 bisita mula sa politikal, negosyo at akademikong sektor upang talakayin ng mga paksa katulad ng ekonomiko at kalakalang kooperasyon ng China at US, mga palitan sa edukasyon, mga oportunidad sa merkado ng China at mga pang-industriyang pananaw. Isang programa para sa pagpapalitan ng mga kabataan ng China at US ang isinagawa noong March 18 sa Beijing. Kabilang sa mga dumalo ay si Shen Haixiong, ang pangulo ng China Media Group o CMG, at si Dick Murray, alkalde ng Steelcom sa estado ng Washington. Ang kaganapan na may pamagat na Friends Coming From Afar ay magkasanib na inorganisa ng CMG at ng US-China Youth and Student Exchange Association. Ito ay bahagi ng isang exchange program na magpapadala ng 50,000 Amerikanong kabataan sa China para sa pag-aaral. Inilunsad ng China Media Group o CMG noong March 15 ang isang pangyayari na nag-aanyaya ng pandaigdigang partisipasyon upang magbahagi ng mga natatanging kwento tungkol sa China. Pinamagat ang Written in the Sky, My China Story, ang kaganapan ay humihikayat sa mga individual mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na may sari-saring pinagmulan at karanasan sa China na ikwento ang kanilang mga nakakabighaning istorya, mahalagang alaala at inspirasyong mga sandali. Ang mga kalahok ay inaanyayahang magsumite ng kanilang mga kwento sa iba't ibang paraan kasama ng mga artikulo, larawan, maikling video o malikhaing poster. Ang layunin ng kaganapan ay upang itaguyod ang isang global na dialogo na nagdiriwang ng matibay na koneksyon sa pagitan ng mga individual at ng China. Welcome back, you're still watching Chinatown TV with me, your host, Isa Chong. China's rich cultural heritage spans over 5,000 years at sinasabing isa ito sa pinakamatanda at complex cultures in the world. With its unique customs, traditions, and practices, China has a lot to offer to those who are interested in exploring its fascinating culture. As we delve into the vast and diverse culture of China, ating kikilalanin ang kanilang mayamang kultura na nagpasalin-salin na sa mga henerasyon. From traditional Chinese medicine to the art of calligraphy, there is much to explore and learn about. Join us on our journey to uncover these fascinating aspects of Chinese culture and more as we delve deeper into the wonders of this ancient and diverse civilization. Sa ating unang video, samahan ninyo ako sa isang di malilimutang paglalakbay sa puso ng Hilagang China, ang Tianjin, isang lungsod na sinasalamin ang ganda ng tradisyon at ang sigla ng makabagong panahon. Panoorin natin kung paano mga tradisyonal na almusal na tulad ng chuan chuan at chu li kao ay hindi lamang nagpapasigla ng katawan, kundi nagpapayaman din sa diwa ng bawat Tianjiner. Kaya naman, tara na sa kaakit-akit na Tianjin, isang araw na puno ng pagtuklas, pagtikim at pagdama sa kakaibang halina ng lungsod na ito. Mag-araw mga kaibigan, ako si Tirso. Ako po si Sylvia. Nandito na kami sa Tianjin, isa sa apat na munipisyo ng China. Susunod, ipapakita namin sa inyo ang mga espesyal na pagkain at eksena sa Tianjin sa loob ng isang araw. Tara na! Para sa mga taga Tianjin, almusal ang magpapagising sa kanila tuwing alas 6 na umaga. At tulad ng mga sentro ng transportasyon, ang masaganang cultural almusal na Tianjin ay galing sa pangailangan ng mga magagawa para sa mataas na kaloriya at madaling dahin na almusal. Ngayon, ang kultura ito ay nanatiling pa rin sa DNA ng mga taga Tianjin. Sobrang haba ng pila dito kasi may pinakakilalang 豆皮卷圈儿地道
Chuan Chuan ay isa sa mga klasikong malyenda sa Tianjin. Sa pagkawan nito, pinabalot ang toke, kulantro, tokwa at iba pang sangkap sa loob ng pinkert wrapper. Pagkatapos ay pinipitro sa mainit na mantika. Ano may usan? Okay. 好吃吗? 진디 코스터 거이죠? 오케이, 세게. 라카 코스터 거이죠? 오케이. Continue mo, pwedeng makita ang isang juncture at isang ilog sa loob. Magpabago ka ang iniisip mo tungkol sa juncture? Magpabago ka. Ako, oo, tama, dahil nais ko ang itlog dahil hindi masarap ang itlog. Pero sa ngayon, hindi kinain na ko na itlog na to at sarap na to. Tatak lang ng ilang pambalasa sesame saw sa pinulong pinkert o fermented pinkert sa tokwa. Tapos na ang tinsin ng tofu. Kung mahili ka sa manghang, pwede kang magtatak lang ng pamahang. Tikman ko ito. Bakla. Sabi siya manapain siya. Bakla. Kumusta? Masarap at maanghang. Maanghang. Masarap. Hindi masarap. Ito ang juice ng siruelas. Maasim, matamis ang mainit. Dama-dama ito inumin pagkatapos kumain ng almusap. Pagkatapos ng pag-inom ito, naramdaman ko na mas mainit ang aking katawan, lalo na sa malamig na umaga. Kung mahilig ka naman sa matatamis, siguradong magustuhan mo ang shuligaw. Ang bahimagas na ito ay gawa sa kalapong at nilagyan ng iba't ibang klase jam. Oh my god. Masarap ito. Madamis ba? Madamis. Sobrang damis or... Sobrang damis. Sige. Sige. Tapos na. Oy, busok po ako. Pagkatapos nito, ang pinakamahusay na pagpipilian ay pagpipisikletas papunta sa susunod na destinasyon, Mata ng Tianjin. Malibas sa Mata ng Tianjin, kilala rin ang mga seagulls bilang isang sakit na tanawin sa Tianjin. Makikita mo ang mga seagulls dito sa ilog sa... Yeah.
Sinasabi na raw ang mga sikas ay mahilig sa yosuping, isang tradisyonal na pagkain sa Tianjin. Minsan, makakakita ka ng ilang matandang lalaki na pumili ng mga yosuping para ipagkain sa mga sikas. Naman ay maglalakbay tayo sa kasaysayan ng ugnayan ng dalawang makapangyarihang bansa, China at Sierra Leone. Sa loob ng 52 taon, ang diplomatikong relasyon ng dalawang ito ay patuloy na yumayabong at nagpapalalim, puno ng pagtitiwala at kooperasyon na tumutugon sa mga praktikal na pangangailangan ng isa't isa. Sa isang eksklusibong panayam kasama si Huang Guan ng CMG, binigyan diin ni President Julius Maada Bio ng Republika ng Sierra Leone na ang China ay isang maaasahan at matatag na kapartner na nagpakita ng buong suporta sa panahon ng kasaganaan at maging sa mga hamon. Previously, you described China as a brotherly partner and steadfast ally of Sierra Leone. Why did you say that? After 52 years of diplomatic relationship with China, the People's Republic of China, I think we are in a good position to characterize China as a reliable and dependable partner. Where they have promised, they have delivered without making unnecessary demands. And when we are in need and ask them for help, as we normally do, they will always respond positively. So after 52 years of this sort of relationship, I think we are in a very good position to characterize them as a dependable partner. Your Excellency, during your summit with President Xi, he said this. He said that our bilateral relations are becoming a model of China-Africa solidarity and cooperation. Do you agree? Do you look at that way too? Yes, that is what we really want to do. The relationship between China and Sierra Leone, we want it to be the example for the rest of Africa. One, we have been dependable partners also on our part, where we have promised China in terms of support. And on other issues too, where China has promised, they have delivered. They have never failed us. And in times of difficulty like COVID, we had support. We had not necessarily asked for it, but because we needed it, they offered that sort of support. At ngayon, hahakbang tayo sa kapaligiran na pinaninirahan ng kakaibang sigla kahit sa yapos ng lamig, ang kasiglahan ng taglamig sa Siangyang. Sa paanan ng bundok Chinling at sa tabi ng malawak na ilog Yangtze dito sa Siangyang, kahit ang taglamig ay hindi hadlang sa patuloy na pag-inog ng buhay. Sa ilalim ng malamig na abo ng kalangitan, isang daigdig ng buhay ang maingat na ikinukubli at pinaninindigan. Sumama kayo sa paglalayag ni Mang Wang sa malamig na tubig ng Hui Long He Reservoir, kung saan ang bawat lambat na binaba ay may pangakong yaman. Narito rin ang malambing na tawag ng mga usa at ang masaganang ani na handog ng malalim na karunungan sa kalikasan at agrikultura. Ang lungsod Siangyang ay matatagpuan sa paanan ng bundok Chinling at kahabaan ng ilog Yangtze. Sa taglamig, nakatiwangwang ang lupa rito at natutulog ang mga hayop. Gayunpaman, walang tigil ang gawaing agrikultural
kahit malamig ang panahon. Dito, nakikita pa rin ang mga barkong punong-puno ng huling isda't hipon. Naririnig ang tinig ng mga usa at natitikman ang malinamnam na bunga. Ginagalugad ng masisipag na taga Siangyang ang kasiglahan at pagkakataong hatid ng taglimig. Sa taglamig, kadalasang sumasapit ang bagong taong Tsino. Umupunta ang mangingisdang si Wang Xinyo sa Huilonghe Reservoir sa Xiangyang para pasimulan ang taunang pangingisdang pantaglamig. Wang Xinyo, 这水库每年都是以这个华鲢为主，鱼呢是在这个淡水鱼里边呢，它是一个高档品种。 Maliban sa pagsasaayos ng daloy ng tubig sa tagbahat tagtuyot at irigasyon sa bukirin, isa pang mahalagang papel ng reservoir ay pagpaparami ng isda. Ang Huilonghe Reservoir ay malayo sa mga aktibidad ng tao. Malinis at malinaw ang katubigan at masagana rin ito sa mga trace element. Ang mga ito ay bumubuo ng kapaligirang ekolohikal na angkop sa mga isda. Pagpasok ng taglamig, abala si Wang sa panghuhuli ng dekalidad na isdang mahigit 3 taong gulang. Ang pagpaparami ng dekalidad na isda ay nangangailangan ng dekalidad na katubigan. Sa nibir, yung jika tachuan yan. 这畅量都是那高大的一股水往那个里边流，那都是泉源水。 Ang mga isda ay kinakailangan para mapadalisay ang katubigan. 黑龙江水库它是纯天然样子，不偷肥，不偷吃鸟，啊，啥都不偷，全靠天然。我每年呢放鱼呢也是以花鳊鲢为主，花鳊鲢本身它都是清洁水质的，啊，水质好得很。 Ang kolaborasyon ng isda at tubig ay nakakalikha ng berdeng kapaligirang ekolohikal at tumitiyak sa pagkakaroon ng dekalidad na tubigang agrikultural. Habang abalang-abala si Wang sa paghahanda sa pangingisda, nagsisimula na rin ang bagong araw ng trabaho para sa mga tagapag-alaga ng usa sa Xiangyang. Simple ang pag-aalaga ng mga usa dahil dalubhasa rito si Wang Tao. Sa Tagsibol, ang pinakamahalaga ay ang pagkain. 因为春季的饲养呢，特别要把这个营养要搭配均衡。我们的这个春天啊，玉米60%，豆粕30%，这个胡萝卜在10%。如果说你这些东西缺少的话，它的肉容就是比较小，它就瘦小干，不好看，不饱满。诶，好，这可以吃了。看，缺小点再吃。 Sa tag-init, ang sungay ng usa ay parang mula sa katas ng pawis ni Wang. Mas mayaman sa amino acid, lecithin at trace element ang sungay ng usa kaysa sa ginseng. Pwede itong gamitin bilang pampalakas para maging ligtas sa sakit ang katawan. Taglagas na. Panahon na para sa pagpapalahi. 秋天主要的就是这个公鹿发情，母鹿配种嘛。它们配种发情，它容易打架。
争这个交配权，一定要把这个公鹿看好，让它避免打架伤亡。把它那种好的品种，我们给它放到这个母鹿圈里，让它给配种。我们一头公一头帅哥配20头美女。Ang taglami ay panahon ng pagpapahinga ng mga usa. Kailangang alagaan ni Wang ang kalusugan at subaybayan ang mental na kondisyon ng mga ito. Ni kanga, this is 一头母鹿叫大美，这是一头小公鹿叫小宝。其实这个宠物鹿啊，你给它起上名字，它特别听话。来，小宝，走，我们也拍个抖音来，小宝，来，我们也拍个抖音。好，今天吃饱了没有？养鹿这么长时间了啊，我大概听懂他们的这个有些动作的意思啊，比如他尾巴翘起来都想问你要吃的，向你偷偷摸，他就对你不友好，这是相当于说这是我的领地，不让你过去，还有一个呢就是他叫唤一声，这么就是他撒娇，这个养鹿真是特别有意思。Sa pamamagitan nito, napahahalagahan ng mga taga-Siangyang ang mga detalye para mapabuti ang dekalidad na paghahayupan. Makaraang magpaalam sa mga usa, papasok naman tayo sa greenhouse ng strawberry ni Wang Xiong. Hinugna ang strawberry rito. 我们现在种的这个品种呢，它就是红颜。优点的话就是糖分高嘛，然后酸甜适中。口感呢各方面都挺不错的，但是缺点呢就是它相对来说成熟的时间要晚一些，比一些其他的品种早熟品种它要晚一些。Mamahalin ng panindakong pambihira, ang disbentahe ay maaari ring maging bentahe. Mabentang-mabenta ang strawberry na huling mahinog sa taglamig. Tuwing Setyembre, itinatanim ni Noang ang punla ng strawberry. Tapos, kailangan lagyan ng pataba at kailangan din iwasan ang pagkakaroon ng sakit at peste. Napakasinop ng pag-aalaga. Sa panahon ng pamumukadkat, inaanyayahan din ni Wang ang mga bubuyog para tulungan siya. Ang mga pamumukadkat na pangyayahan din ni Wang ang mga bubuyog para tulungan siya. Ang mga pamumukadkat na pangyayahan din ni Wang ang mga bubuyog para tulungan siya. Ang mga pamumukadkat na pangyayahan din ni Wang ang Paraming parami ang namumukadkat na bulaklak at lumilipad paraot parito mga bubuyog. Maayos nilang ikinakalat ang mga bulo para tuloy-tuloy na mamunga ang mga strawberry. Ang masisipag na bubuyog ay ginagantimpalaan din ni Wang. 平时呢，就是蜜蜂，它肯定是需要养护的。比如说，咱们这些花花粉，肯定是不能够满足它的一个正常的需求量。那么我们肯定是要定期去观察，要去给它投喂一些这个糖类的食物。下的时候慢一点。Ang pagkakalat ng bulo ng mga bubuyog ay mas mahusay kaysa sa mga makina. Dahil dito, mataas ang kalidad ng mga strawberry. Ang tulong ng mga bubuyog at strawberry ay nagpapakita ng pagtutugma at pagpupunan ng mga kulisap at prutas. Ito'y nagpapataas ng kalidad ng produksyon at nagpapababa ng gastos na agrikultural. Inilalagay ang mga lambat. Pinagtitipon-tipon ang mga isda. Pagkaraan ng ilang araw na pagsisikap, dumating sa takdang lokasyon ang kawan ng mga isda. Handa na si Wang para sa pangingisda. Nakakakuha si Wang ng malalaking isda habang hinahayaang lumaki ang maliliit. Kasabay ng pamimitas ng hinog na strawberry, walang patid na lumalabas ang bagong bunga. Ang taglamig ay paglalagom sa buong taong pagpupunyagi ng mga taga-Siangyang at ito rin ay nagpapakita ng simula ng mga bagong kwento sa apat na panahon.
有利东方旅游有限公司 Uniorient Travel Incorporated。The Bohai Chinese Museum and the Quanzhou History Museum of Overseas Chinese established a partnership to promote the development of cultural exchanges between the Philippines and China. 非华历史博物馆与泉州华侨历史博物馆建合作伙伴关系，推动非洲文化交流发展。2024年3月15日，非华历史博物馆与泉州华侨历史博物馆进行共建签约仪式，正式建立合作伙伴关系，为未来的文化交流与合作奠定了坚实基础。当天，由菲律宾华裔青年联合会会长曾兴化与泉州华侨历史博物馆馆长林英签署合作伙伴协议。此次合作是由非华著名艺术家施荣轩先生牵线搭桥促成。是日，寻根溯源全籍华人艺术家施荣轩65年《美的历程》作品展在泉州华侨历史博物馆开幕。此次展览精选施荣轩70幅代表作品展出，他的作品风格独特，不仅展现了中国传统艺术的魅力，也融入了西方艺术的元素和技法，成为中非文化交流的重要载体。菲律宾华裔青年联合会由会长曾兴化和创会会长洪玉华率领12人代表团参观展览。泉州市侨联党组书记、主席温景辉在开幕式上高度赞扬了施先生的艺术成就和为中非文化交流做出的贡献。曾兴化会长在致辞中表示，此次展览促成了两家博物馆建立合作关系，不仅推动了泉州与菲律宾文化的交流与合作，还为两地的文化事业搭建了新的发展平台。施荣轩先生捐赠10幅作品给泉州华侨历史博物馆，进一步丰富了博物馆的馆藏。同时，山东德州苏禄王墓博物馆还将中华苏禄东王温安家族通谱捐赠给泉州华侨历史博物馆。展览展出时间将持续到3月31号。较早于3月13号上午，世子丹青施荣轩、林玉琪中国画作品展在晋江市博物馆隆重举行开幕仪式。菲律宾华裔青年联合会非华历史博物馆在会长曾兴化、创会会长洪玉华的带领下，组织庆贺团回国参加开幕仪式。展览展出时间将持续到3月31号。施荣轩先生在致辞中表示，希望能借这次回乡举办画展的机会，推动住在国和家乡的文化艺术交流。中共晋江市委常委、统战部部长黄天凯在致辞中表示，施荣轩爱国爱乡的赤子情怀是晋江300多万海外华侨和港澳台同胞的一个共同缩影。希望施荣轩夫妇继续为弘扬中华优秀文化、促进中外文化互鉴和民心互通做出新的更大贡献。该会代表团除了参加施荣轩先生的两个画展，还前往晋江市博物馆、泉州市华侨历史博物馆、泉州海上交通史博物馆、武甸市洛阳桥、崇武古城、晋江市菲律宾民族英雄伏羲黎煞纪念碑、吴林华侨建筑群、清源山等地进行考察和交流。 Chinatown News 非中新闻台综合报道。The Study in China Education and Career Expo was successfully held in Manila. HSK 菲律宾第二届留学中国与就业展在马尼拉盛大开幕。2024年3月17号，HSK 菲律宾第二届留学中国与就业展开幕式于香格里拉大酒店隆重举行。此次展会由汉考国际主办，菲律宾华教中心、菲律宾雅典耀大学孔子学院、亚洲研究与对话中心协办，近40所中国高校参加该活动，近1000名来自菲律宾全国各省市的学生和家长，以及社会各界人士前往参加展会。担任开幕式主持人，亚洲研究与对话学术顾问梁广涵介绍嘉宾。菲律宾华教中心主席黄端明在致欢迎词时，
对中国高校和中资企业的参与表示衷心感谢。他指出 HSK 菲律宾第二届留学中国与就业展旨在为菲律宾学生提供更多了解留学中国的机会，同时促进中国院校招收菲律宾留学生。汉口国际副总经理刘小龙在开幕词中强调了两国之间友好往来促进了国际中文教育在菲律宾的发展，希望通过此次展会为广大菲律宾学子提供更多学好中文到中国留学从事与中文和中国相关工作机会。随后来自参展单位的代表和嘉宾先后上台发表讲话，包括复旦大学外国留学生工作处处长苏奎、菲律宾高等教育委员会第一行政区主任费雷尔博士和菲律宾教育部国际合作司司长巴列斯特罗斯等菲律宾教育部官员，他们纷纷表达了对此次展览的重视和支持，并希望通过此次活动加深菲律宾与中国之间的教育和职业交流。开幕式上的一项重要仪式是菲律宾华教中心中文考试考点和中文学习测试中心的揭牌仪式，刘小龙和华教中心董事长蔡建立共同见证了这一时刻，并得到了费雷尔主任和巴列斯特罗斯司长的见证。最后，费雷尔主任、巴列斯特罗斯司长、汉考国际副总经理刘小龙等重要嘉宾共同主持了剪彩仪式，标志着此次展会的正式开始。本届展会的参展单位为中国知名校企，包括清华大学、北京大学、北京航空航太大学、中国人民大学、北京师范大学、中国传媒大学、北京科技大学、南开大学、天津师范大学、太原理工大学、河北大学、河北师范大学、中国海洋大学、燕山大学、复旦大学、同济大学、上海财经大学、上海大学、浙江师范大学、安徽大学、温州大学、华中科技大学、中南财经政法大学、中南大学、清华大学深圳国际研究生院、广东外语外贸大学、深圳大学、南宁师范大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、陕西师范大学、四川大学、西南交通大学、成都大学、重庆大学、大连理工大学、哈尔滨工程大学，还有包括携程等中资企业。非洲新闻台综合报道。Chiang Kai-shek College held a Chinese Ambassador Education Fund awarding ceremony for the school year 2023-2024. 菲律宾中正学院举行2023-2024年度中国大使奖助学金颁奖仪式。2024年3月2号上午9点半，菲律宾中正学院在中正纪念堂隆重举行2023-2024年度中国大使奖助学金颁奖仪式。中国驻菲大使馆王悦参赞兼总领事特莅临该校颁发学生奖金，受到该校董事会、校方及校友总会领导的热烈欢迎。方永辉主任担任司仪，叶启宁校长介绍与会嘉宾并致欢迎词。他表示，王悦参赞是一位非常杰出的外交官，在菲律宾这些年间，他已跨越官方外交官的身份，而更像是大家的朋友一般。他是中正学院的好朋友，始终全力支持学校的众多项目和活动。董事会陈义伟董事长在致辞中代表学校及全体受奖学生向王悦参赞致以最热烈的欢迎。他感谢中国大使馆对中华文化在海外传播发展的坚定关注和支持，期待与使馆建立更加紧密的合作关系，共同传承和发展中华文化，让更多的人受益于这一宝贵的中华文化遗产。随后，王悦参赞兼总领事亲自颁发中国大使奖助学金，荣获奖学金同学共33名，荣获助学金同学共30名，受奖学生林善明同学代表致谢词。他满怀感激地承诺，同学们将踏实勤奋取得更优异的成绩，作为回报中国大使馆的关爱。王悦参赞兼总领事在致辞中表示，
长期以来，以中正学院为代表的广大华文学校潜心教书育人，不断提高教育教学水准，为华人华侨社会的兴旺发展和优秀中华传统文化的弘扬传播做出重要贡献。新的一年，期待与中正学院密切合作，为推动华文教育发展，促进中非友好交往，讲好中国故事，再立新功。随后，学校领导致赠感谢状与中国驻非大使馆，感谢中国大使馆年复一年不间断地奖励资助该校优秀学生。全体合影后，谢雅文同学独唱《春天的芭蕾》，中正学院民族舞蹈队表演非民族舞蹈助兴。一场隆重而又温馨的颁奖仪式在午餐后圆满落下帷幕。 Chinatown News 黑中新闻台综合报道。The Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated held its 70th anniversary send-off dinner. 非华商联总会举行成立70周年欢送晚会。2024年3月10号晚，非华商联总会假作马尼拉万豪酒店宴会厅设宴欢送海外贵宾，感谢他们对商总70周年庆典活动的支持和指导。当晚宾客云集，其中包括参议员艾米·马克思和彭敏植等非国政要，还有华社团体领导。副理事长吴启发致欢迎词，副理事长黄其昭介绍主讲人，理事长施东方博士、美嘉房产第一副总裁施义才、参议员艾米·马克思和参议员彭敏植等先后致辞。期间，商总主要领导和贵宾上台向各位来宾敬酒，然后商总致赠商总七十周年英文纪念刊与参议员艾米·马克思和彭敏植，福建潜江诗事典公理事会颁赠献仁爱之心欲祖国英才牌匾于施东方博士，表扬其为祖国的教育做出了巨大的贡献。七十年来，商总一直以促进外国投资、推动国际贸易、推动经济繁荣、促进技术合作为使命，同时积极参与公民倡议和慈善事业。在今年的七十周年庆典期间，商总举办了一系列具有意义的活动，其中包括工商展、两场商业论坛会，还有晋江文化旅游推介会。晚会由阿拉尔孔、陈倩如、邵灿培、黄嘉欣共同担任主持人。欢送晚会还安排了精彩纷呈的文艺节目表演。非中新闻台综合报道。 The Tiongsa Academy held its 2024 open house event. 菲律宾中西学院举行2024年公开活动。今年是菲律宾中西学院创校125周年。2024年2月29号，该校举行2024年公开活动，其中包括中西智创园、中西学院学校活动图片展览和2024年学生运动会开幕式两项活动。当天，学校副董事长兼总裁庄文植、校友会名誉理事长施玉娥、校长蔡蕊踏在学校热情欢迎贵宾们的到来，其中包括非华教育慈善家施书豪、非华体育总会理事长佘怡静、光启学校校长陈梦丽、Joseph Joe 神父以及运动负责人 Frizzy D。 首先由中西学院
弦乐队和舞狮队带来精彩的表演，然后由蔡蕊踏校长致欢迎词，并由小学部英文主任拉米雷斯介绍各位贵宾，学校副董事长庄文植、校友会名誉理事长施玉娥、陈梦丽校长、施淑豪女士、佘怡静女士和蔡蕊踏校长共同主持图片展剪彩仪式。随后蔡蕊踏校长带领贵宾们来到了五楼体育馆，参加学生运动会的开幕典礼。庄文植副董事长、施玉娥名誉理事长及蔡蕊踏校长向陈梦丽校长颁发感谢状，感谢陈梦丽校长及光启学校一直以来对中西学院的鼎力支持和帮助。陈梦丽校长也发表了讲话。飞华体育总会理事长佘怡静应邀主持篮球赛的开球仪式，施佳怡同学和林文顺同学担任主持人。非中新闻台综合报道。The Yongchun Alumni Association of the Philippines held a celebration of its 12th founding anniversary and 7th official induction ceremony. 永春县各学校菲律宾校友联谊会举行庆祝成立12周年及第七届理事会就职典礼。2024年3月9号晚，永春县各学校菲律宾校友联谊会甲座世纪海鲜酒家隆重举行庆祝成立12周年暨第七届理事会职员就职典礼，飞华友好团体嘉宾代表等应邀出席典礼仪式。名誉理事长严静佩担任大会主席并致辞，他回顾了自己担任校友会理事长的时光，并表示深感荣幸能够为校友会贡献一份心力。他衷心感谢每位校友的支持与配合，共同见证了校友会的成长与发展，相信新届理事长陈华强将引领校友会走向新的辉煌。名誉理事长郭从旺担任监事员，见证印信移交并训会。他强调，名誉理事长严静佩在任内展现了卓越的奉献精神，为校友会的繁荣发展做出了卓越的贡献。相信在新届理事长陈华强的领导下，所有校友将携手合作，迎接崭新的旅程。新届理事长陈华强在致辞中表达了对校友联谊会的深厚感情，形容校友会如同他在菲律宾的新家。他赞扬历届理事长的领导，感谢同乡总会的指导，使校友会茁壮成长，希望全体校友向同一个目标齐步走，让校友会的未来充满希望，前程更辉煌。与非各校友会联合会主席张怀义、庆贺团代表、原永春县政协副主席严华威、菲律宾永春同乡总会暨总商会会长孟永刚、各母校代表、永春侨中校长梁碧文等先后致辞祝贺。期间赠送感谢盾牌与监事员郭从旺、名誉理事长严静佩、新届理事长陈华强捐献与非各校友会联合会发展基金以及华新艺术团基金。副理事长李巨东致谢词，秘书长汤学家介绍主宾席贵宾，秘书长陈义颖和李少鹏共同担任庆典司仪。典礼仪式之后进行了聚餐、祝酒、抽奖以及文艺节目表演。The Chiang Kai-shek College held the opening ceremony of the International Symposium on Language Adaptation and Inheritance of Chinese Immigrants in the Philippines. 菲律宾中正学院举行菲律宾华人移民语言适应与传承国际研讨会开幕式。为了庆祝学校创立85周年，菲律宾中正学院于2024年3月8号上午在中正纪念堂举行菲律宾华人移民语言适应与传承国际研讨会的开幕式。一连两天的研讨会邀请到江苏师范大学原副校长杨一鸣教授、
中国社会科学院民族学与人类学研究员周庆生教授，以多角度深入浅出地探讨华人语言和文化传承的挑战，并提出可能的解决方案。中正学院校董会董事长陈义维致欢迎词，他表示，语言不仅是沟通的工具，更是文化的载体。菲律宾是一个多元文化共存的国家，华人移民在适应当地的语言环境的同时，也需要思考如何保持母语的传承。通过加强对华人移民语言和文化的认同，可以更好地促进华人社区的凝聚力和文化自信心，丰富华人语言文化的多样性和包容性。随后，中正学院校长叶启明博士阐述了菲律宾中正学院的教育理念，并简介了该校多年来的各项里程碑。非华商联总会理事长兼文教督导洪建雄在致辞中表达了对此次国际研讨会的殷切期望，他呼吁对中文教育的重视，引导新一代对中文的学习兴趣和热情。他同时期盼国内教育机构能够提供更多援助，以提高本地华裔家庭子弟的中文水平，促进中华文化的传承。非华各界联合会执行副会长赵启平、菲律宾中国商会副会长孔俊、菲律宾即将同乡总会理事长姚金镇、菲律宾华教中心主任黄端宁、菲律宾华文教育联合会常务理事黄婉荣博士和菲律宾华裔青年联合会会长曾兴化等先后致辞，发表了各自对华语及中华文化在菲律宾永续传承的见解。中正学院大学部学生代表李巧玲、丁红怡和邱凯丽阐述了他们就华裔新生代的语言使用情况所做的学术报告。除了专家讲者与学者的发言外，该校学生还安排了精彩纷呈的文艺节目，热情四溢的菲律宾民族舞蹈和声情并茂的歌声为现场注入了青春的活力与激情。非洲新闻台综合报道。The Philippine Shaman Amity Club and the Philippine Shaman Chambers of Commerce held its 9th founding anniversary celebration and Chinese New Year gathering. 菲律宾厦门联谊会、菲律宾厦门商会举行庆祝成立九周年及甲辰年新春联欢会。2024年3月3号上午11时，菲律宾厦门联谊会、菲律宾厦门商会假座巴西市亚洲商城餐厅举办庆祝成立九周年暨2024甲辰年新春联欢会。该会里监事会员暨眷属、妇女组、青年组参加了联欢活动。联欢会在祥狮献瑞、财神进场的喜庆气氛中拉开了序幕。首先由黄国杰会长致欢迎词，他表示，今年恰逢该会创会九周年纪念。九年来，在首届会长曾荣权、名誉会长周宗典以及全体里监事、妇女组、青年组的共同努力下，该会会务蒸蒸日上，取得了空前的发展。在新的一年里，他们将一如既往地推动与国内各友好单位的交流与合作，共建一带一路新目标。首届会长曾荣权、名誉会长周宗典先后上台致辞，为全体里监事带来浓浓的新春祝福。随后名誉会长、正副会长、正副监事长上台祝酒，恭祝大家新春纳福、龙年吉祥。马拉门市长黄玉思发来视频祝贺，指导员陈祖昌特地为联欢会捐献一个特别奖。联欢会不但有美味佳肴、精彩的文艺节目、丰富的幸运抽奖，还特地向75岁长者以及12岁以下的小朋友赠送红包，全体同仁皆兴高采烈，满载而归，联欢会取得圆满成功。Oh,
非洲新闻台综合。有利东方旅游有限公司 Unirian Travel Incorporated。It's my pleasure to introduce myself once more as your host, Patricia Yi. Thank you for tuning in. I sincerely hope you enjoy what you've seen. Be sure to catch the next episode of Chinatown TV next week for more exciting content.